good afternoon. I'm back. This is Abrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Omora ba o yung Medal app? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman na local yesterday dahil ginawa na nga ang press con ng Miss Universe Philippines 2023. At ayun nga, nakita natin talaga naman yung mga kandidata ay kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang pasiklaban, kung paano nila ipinresent ang kanilang mga sarili dito sa press natin, di ba? So talaga naman nakaka-excite yan. At naloka ako ng bonggang-bongga kasi talagang, ayun ako, masasabi mo talaga dito na, oh, diyan, nakita natin kung sino yung kabugera talaga pagdating sa pasarela, di ba? So hindi naman to pasarela competition. So ito ay presentation lamang. Kung presentation ang pag-uusapan, syempre nakikita natin na grabe ang pag-present ng ibang kandidata. Katulad na lang ni Pauline Amilex na talaga naman, wow, na-amaze ako sa kanya kasi talaga she look smart. Gusto ko rin yung styling niya, yung pagtaas ng buhok niya, kung paano siya maglakad, na mararamdaman mo sa kanya na parang ando doon talaga yung sincerity sa puso niya na I want to be a next Miss Universe, di ba? So doon mo mararamdaman kay Pauline na ay nako, pwedeng-pwede siyang manalo ng Miss Universe sa mga ipinapakita niyang galawan. Yung I mean, yung pagiging isang smart. Kasi parang mas gusto ko yung ganun na ipinapadala sa Miss Universe. Yung paano siya maglakad, confident, and then kung paano siya magsalita, at kung paano siya makihalubilo, at makikita mo yung bubbly personality niya. So para sa akin, talagang panalo. And then, nandoon din naman syempre sila si CJ Apiasa na talagang masasabi mo rin na kumakabog ng todo-todo pagdating dito sa competition. At syempre, Michelle D na talaga naman masasabi ko, yung ganda niya talaga sa suot-suot niya yesterday ha. Sobrang napaka-eleganteng tignan. At either sa Maka Panlilio, hindi rin nagpahuli. Pinakita niya rin dito na lumilevel up din ang lola mo. Hindi lang siya basta-basta umuora. Kumbaga, level up talaga. Kung si Michelle D umuora, siya lumilevel up. At syempre si Chris Nan ng Baguio City, ng Baguio. Grabe, sobrang ganda niya yesterday. Sabi ko nga, oh grabe, no? Iba talaga yung level ng mga kandidata. Pero nandoon din na minsan madidismaya ka sa mga ibang kandidata kasi parang nakikita mo na parang, oh my God, piling-pili lang talaga sa kamay mo yung masasabi mo na quality candidates. Yung ibig ko ba sabihin, yung pang Miss Universe yung atake. Sana naman huwag kalimutan ng mga kandidata, ang nilalabanan nila is to become a Miss Universe candidates, di ba? Kasi parang, ang iba kasi, simplihan ng galawan. Yung alam mo yun, yung tipong parang, hindi ko masabi na, wow, Miss Universe to, di ba? So, nakakaloka, kaya medyo doon, nagkaroon ako ng disappointment. Kasi, syempre kapag Miss Universe candidates ka, or Miss Universe Philippines pa lang, dapat doon pa lang makikita na sa'yo yung pagiging isang Miss Universe. Kasi, syempre, pag dinala ka sa Miss Universe, iba na yung atake doon. Iba talaga yung level ng pageant na yon. So, dito, huwag mo nang hintay i-train ka muna o bigyan ka nila ng transformation before malabas sa'yo yung galawang Miss Universe. Dapat, kandidata ka palang galawang Miss Universe na, di ba? So, yun. So, kaya naloka lang ako doon sa mga ibang kandidata. Hindi ko na i-mention kung sino-sino sila. Pero, syempre, pinansin natin yung mga pasarela ng mga kandidata. Tulad nga na sinabi ko, yung iba na dismaya ako, yung iba naman ay na-amaze ako. So, sino-sino ba tong mga to? So, simulan natin kay Dabar Oriental na si Glyza Castro. To be honest,
I'm a little bit disappointment kung paano siya maglakad. Kasi yung paglalakad niya, parang hindi siya naka-experience ng international pageant. Ang pagkakaalam ko, galing siya sa Mutya ng Pilipinas at isa siya sa mga naging title ng Mutya ng Pilipinas. Kumbaga, parang kung tatak Mutya ng Pilipinas ka na, edi dapat level up na talaga yung galingan mo dito, yung galawan mo dito sa Miss Universe Philippines. And then, nakarating na siya ng international pageant. So, pumasok siya sa semifinal. So, dapat, pagdating talaga sa entablado, alam mo na kung paano mo ipapakita yung performance level na tinatawag. Diba? Kasi, parang kapag ganyan yung pinapakita niya, na walk niya, na parang minsan, parang hindi ka rin nai-impress. So, parang sinabi mo na rin na walang level yung mga pinaglabanan mo noon. Kasi, parang, dapat dito, level up ka talaga. Yung mararamdaman sa iyo na parang wow, 'di ba? Amazing yung ganon. Pero parang feeling ko nakakain siya ng bonggong-bongga at yung kanyang pasarela, I feel na parang she's trying hard para mag-emote na mag-emote doon. Hindi mo naman kailangan mag-emote yan. Just walk. Diba? So, yun. So, sumunod na kandidata, ito. Si Cebu Province na si Emmanuel Vera. To be honest, para sa akin, medyo naloka lang ako dito kay Emmanuel. Kasi diba galing siyang reyna Hispano-Americana. So, ibig sabihin, iba yung level ng pinanggalingan niyan laban sa international pageant. And then, pagdating doon, syempre siguro naman maa-absorb mo kung paano galawa ng mga Latinas, kung paano sila rumampa, paano sila mag-transition pagdating sa entablado. So, I'm very disappointed kasi nag-runners up to sa Reina Hispano-Americana, pero yung kanyang pasarela, parang wala naman. Parang mas magaling pa ako. Charot! So, yun. So, medyo naloka lang ako dito kay Emmanuel Vera sa lakad niya dito nung press con. So, nag-expect ako sa next challenge nila, sa pasarela challenge, may papakita niya kung gaano siya kagaling pagdating sa pasarela. O, diba? Windang lang ako. And then, para sa sumunod na kandidata ay si Agusan del Norte na wala nang iba kundi si Henry Sorsosa. Yes! Oh my gosh! Natuwa ako sa kanya kasi parang simplihan lang yung lakad niya, simplihan lang yung presentation niya, pero nandoon makikita mo yung kaseksihan sa paglalakad niya. And I think kapag kandidata ka ng Miss Universe, kailangan yung medyo a little bit sexy, a little bit emote doon sa mga ginagawa mo. At the same time, you are very strong and powerful, di ba? So para sa akin, tama yung galawan nito at masasabi ko, wow, ang sexy niya, di ba? So, simplihan lang na atake, pero mararamdaman mo yung intense, mararamdaman mo yung kaseksihan, at mararamdaman mo na maganda siya, di ba? So, para sa akin talaga, saludo ako dito kay Agusan del Norte. I like her, and I'm looking forward kung ano pa yung makikita natin sa kanya in the future. And then, gusto ko rin yung galawan ni Claire Dacanay ng Paranaque. To be honest, para sa akin, isa to sa mga parang masasabi ko, wow, nalaman naman natin, alam naman natin lahat kung paano to rumampa. Medyo, hirap siya sa pasarela. Pero ito, yung pinakita niya yesterday, masasabi ko, wow, level up. Talagang masasabi mo na ito, pwede mo rin itong dalhin sa Miss International. Kasi yung mga atake niya, di ba? Yung mga transition niya, talagang very Miss International ang datingan. Ang lalaki ng hakbang. So, either Miss Universe rather, di ba? So, parang natuwa ako sa kanya kasi buhay na buhay kung paano siya rumampa. Hindi pa ganun ka-perfect, pero masasabi mo naman na, wow, lumalaban talaga si ate. May pagtataray pagdating sa pasarela. Buhay na buhay, di ba? And then, next is Pauline Amelex. Actually, si Pauline Amelex, isa to sa mga masasabi ko, yung lumabas siya talagang, wow, very strong contender. Mararamdaman mo sa kanya na very empowered siya. Kaya lang, syempre, kung papansinin mo talaga yung pasarela niya, ate, you're so stiff. Parang nakatayo ka, parang stick na nakatayo lang, na hindi mo makembot yung katawan mo. Parang masasabi ko, ang tigas ng katawan ni Pauline, ha? So, walang kakembot-kembot at walang kapalo-palo. So, basta lakad lang siya ng lakad. So, para sa akin, dapat bigyan niyang pansin talaga yung pasarela niya na para mas ma-perfect niya pa. Kasi,
kung to be honest, nandoon yung power, pero kasi dapat nandoon din yung konting kaseksihan. Kasi hindi naman po pwede na ganyan lang, lalakad ka lang na parang smart eh. So dapat lumakad ka din na medyo may dating, yung parang nandoon yung charisma. O, oh, diba? So yon. Pero to be honest, improved itong si ano, Pauline Abelex sa mga nakita ko noon na laban niya. Ngayon parang mas confident siya, and then mararamdaman mo na talagang humahataw siya. So, congratulations. So, yon. So, sana mabigyan ng pansin talaga yung training niya. Kasi 3 taon ka na lumalaban dyan sa stage, ganyan pa rin yung lakad mo, ate. May problema kapag ganyan. So, yon. So, laban lang, Pauline. And then, tignan natin. And then, next is Michelle D. Ng Makati. To be honest, si Michelle D., ang ganda, ang sexy, yon. At talaga naman masasabi ko, medyo may drama din yung lakad niya. Kaya lang, parang kulang lang sa energy. So, kung dadagdagan niyo yun ng konting energy, winner, di ba? So, yon. So, yun yung nakita ko. Saka, may mga punto kasi na parang medyo nahihirapan siya kapag umiikot. But yung kung paano siya maglakad, unti-unti na napaperfect naman talaga. At in fairness naman sa kanya, medyo may kembot. Kung si Pauline Amelex wala, punong-puno ng energy naman, yung parang intense yung lakad niya, ito naman medyo parang malamya na meron naman direction. So, yon. So, kung pagbabasihan natin kung sino ba yung magandang lakad, Pauline Amelex or Michelle D, I think I go for Michelle D pa din. Kaya lang, kailangan lang kay Michelle D ng konting ano, energy para mas bongga. So, yon. And then, sumunod ay, syempre, Samantha Panlilio ng Cavite. Yes! Oh my gosh! Ito, walang question to. Kasi alam niya kung paano maglaro sa harap ng camera. Alam niya kung paano mag-transition. Alam niya kung kailan siya titingin at ningiti ng bonggang-bongga. Alam niya kung kailan siya mag-fierce at ipapalo niya yung kanyang balakang para umikot. So, to be honest, perfect yung kanyang pasarela. So, hindi mo lang ma-emphasize masyado kasi gawa ng suot niyang damit. Pero, to be honest, panalo ang pasarela ni Samantha Panlilio. At hindi lang yon kung paano siya mag-emote, umora, level up talaga. O, di ba? And then, next is si Miss ano, Surigao, si Hyra Betito. Yes, to be honest ha, ang sexy niya. And then, kung paano siya maglakad, talagang babaeng-babae na mararamdaman mo. Ito yung perfect na pasarela para sa isang beauty queen, to be honest. Yes, talagang mararamdaman mo na, wow, ang lakas ng dating. May charisma, imotera, ang galing umora, at level up. Tapos, nakikita ko sa kanya para siyang si Janine Togonon. Ganon level. At maganda talaga maglakad. Mararamdaman mo talaga na parang, wow, padating na siya. Lakas nung dating. So, yon. Kaya para sa akin, talagang winner. Winner yung laban dito ni Surigao. And then, titignan ko pa yung mga gagawin niya sa mga susunod niyang laban. Diba? At next is Krishna Gravides ng Baguio. Yes! Isa din to na kung beauty ang pag-uusapan, pasok. And then, yung kanyang pasarela, winner. Talaga naman masasabi mo, wow, punto by punto. Talagang umuora at lumilevel up. So, iba yung atake. Pero siguro kung gagawin ni Chris na yung katulad na ginawa ni Hyra na medyo talagang may pagkababae yung dating na parang umaalon-alon yung katawan mo. Oh my gosh, ang perfect na. But, nandoon ako na umaasa ako na magle-level up pa siya pagdating sa coronation night. At syempre, hindi din nagpakabog para sa walking-walking na to, si CJ Apiasa ng Zambales. Yes! Oh my gosh! Siya yun na masasabi ko na ang perfect, punto by punto, babaeng-babae ang dating, at talagang masasabi mo, wow, level up, di ba? Ora kong ora. Siya talaga yung masasabi mo na talagang, ay, ang galing magpasarela. Sobrang lakas makalatina level, ha? So, yun. No? Masasabi ko na si CJ, pwede mo itapat talaga sa mga Latinas. At pwede talagang kumabog ng bonggang-bongga. So, tinitigan kong maigi, nireview ko uli, talagang masasabi ko, oh my gosh, talagang naloka ako sa kanyang pasarela. Ang ganda, ang galing, ang linis, ang ganda ng palo. So, sana lang ha,
may i-level up talaga siya sa coronation night. Kung hindi, maloloka ang mama sam ninyo. Pero deserve ng lola ninyo makatungtong hanggang sa dulo ng laban. And I think pwede mo talaga siyang dalhin sa international pageant. In fairness sa kanya, ang galing-galing. So, yung beauty na sinasabi nung iba, I don't think so. Kasi performance level, and then may beauty. So, kailangan lang ng tamang makeup artist. Kailangan lang galingan ng makeup artist niya. Yung talagang parang kumabog ang beauty niya lalo. Plus, kailangan lang syempre ng konting ganda ng styling. Panalo to, promise. Ang ganda maglakad, ang linis. Gusto ko yung patagilid moment niya na talagang pumapalo ang mga balakang ng lola mo, di ba? So, ang galing. Winner. Winner siya sa akin. So, yun. So, kayo guys, sino ba guys ang nag-stunning para sa inyo? At sino ba ang umora at lumelbel up last night dito sa PressCon ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines? So, yun. Sino ba yung nakita ninyo na talaga napawaw kayo yung naglakad na siya? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun guys, maraming salamat. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam!